Kumusta kayo, mga kabayan? Taon-taon, ang Estados Unidos ay may 800 bilyong dolyar na nakatabi para sa mga paaralan, mga kalsada, mga ospital, at iba pang mahalagang bagay na ginagamit natin araw-araw. Pero, paano nila pinagpapasihan kung saan gagastusin ito? Sa pamamagitan ng census. Ang census ay isang pagbilang ng bawat taong nakatira sa Estados Unidos. Bakit ito mahalaga? Dahil sa pera. Bakit natin alam na may 400,000 Asian Americans sa Georgia? Dahil ba sa census? Tama! Bakit nasa Beaufort Highway ang mga negosyo sa halip na nasa downtown? Dahil din sa census. Sige, magbigay tayo ng ilang halimbawa. Karamihan sa atin ay may alam na ang Gwinnett County ay may iba't ibang lahi dahil sa dami ng Korean barbecue restaurant sa bawat kwadranamilya. Ngunit paanong napapatunayan sa mga Fortune 500 na kumpanya katulad ng FedEx, Amazon at Santras na ito ay tunay na siyudad na pang-international dahil sa census? Noong taong 2010, ang Georgia ay nadagdagan ng isang kinatawan sa Kongreso. Salamat sa bilang ng census. Dahil sa ang ating populasyon ay lumaki, nagkaroon tayo ng karagdagang representasyon sa Washington, D.C. Sa kauna-unahang pagkakataon, noong taong 2017, ang Gwinnett County ay naglabas ng mga balota sa wikang Espanyol. Bakit ba? Dahil ba ito sa kabutihan ng kanilang mga puso? Hindi rin. Ang census ang nagpapatunay na marami nang gumagamit ng wikang Espanyol para kailanganin ang balota sa Espanyol. At ang ating mga kaibigang Koreano ay maaring susunod na. Depende sa bilang nila. Ang gobyerno ay parang nagtatanong, "Hoy, o-order kami ng lechon. Ilan ba kayo dyan sa party?" At kung hindi kayo sumagot, malamang na makatanggap lang kayo ng isang lechon sa halip na lima para makakain ang lahat. At kung hindi pa kayo nakakakumpleto ng census form kahit kailan, ngayon na ang pinakamadali. Bakit kamo? Dahil ito ay online na. At may 8 tanong lang. Para maliwanag, wala sa mga tanong ang tungkol sa citizenship status mo. Okay, di ba? At nasa mabubuting kamay ang lahat ng inyong impormasyon. Ang mga manggagawa ng US Census ay nanumpa na isisikreto yon sa buong buhay nila. At felony yan kung ikalat nila ang impormasyon tungkol sa inyo. Tatanggap kayo ng sulat sa mail na nakatakda lamang para sa inyong tahanan o kaya yung tinatawag na unique code at masusundan ninyo ang link para kumpletuhin online. Kung wala kayong internet, pwede kayong humingi ng printed form para ipadali sa inyo sa mail. Kaya kailan ito mangyayari? Ang Census Bureau ay magpapadala sa inyo ng postcard kasunod ng mga paalala mula Marso hanggang katapusan ng Abril. Walang nakatagang deadline. Pero kung hindi nyo pa natatapos ang form hanggang Mayo, ang mga manggagawa ng census ay magpupunta sa bahay nyo para kolektahin ang impormasyon. Hindi, no? Gusto nyo pa ba magpamerienda? Huwag na! Kaya pakiusap lang, nabantayan ang pagdating ng census sa Marso at i-share itong video sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan para naman hindi sila umalis ng party na gutom at hindi nakakain ng lechon.